mukha husay, napaka-talented Miss Janina Raval. Welcome to Letters in Music. Pakaganda, parang beauty queen. Oh. Thank you po. Oo, parang di naman kami nagkakalay. Magkasing haba kami ng legs. Pero ito nga kanina, sinasabi ko sa kanya, may nagsabi naman sa iyo, nakamukha mo si Miss Isabel Granada. Wala pa, no? Ako pa lang. Kaya huwag mo akong kakalimutan. Ha? Ako nagsabi, kamukha mo si Miss Isabel Granada. Pero usually, sino ang sinasabi na kamukha mo? Kim Domingo. Oh, di ba? Kamukha niya si Kim Domingo kasing katawan ko si Kim Chu. Okay. Anyway. Bago natin mag-usapan ng latest single ni Miss Janina, ito may question ako. Are you related to Mr. Jeric Raval? Sino yun? Actually, he's my father. Ay! Wow, it's in the genes pala talaga ang pagiging celebrity and super talented, no? Nakakatuwa na mamalaman. Sabi na, I knew it. Iilan lang tayong Raval dito. Involve kayo sarili ko. Pero syempre, bago yung mga questions ko, pagbigyan muna natin ng mga katanungan ng ating mga viewers. Kaya simulan na natin ang question ni Lourdes Baura. Sabi niya, hi Miss Janina, welcome to Letters in Music. Who is your music influences? Or sino yung mga musical influences mo? OPM and foreign? And what are your inspirations? O kaya anong inspirasyon mo sa pag-awit mo ng iyong debut single na nakakalito? Thanks, God bless. Hashtag Letters in Music. I normally listen to rock bands kasi more on metal or alternative rock. Metal? Yes, metal talaga. Yeah, mga ganun. I used to do screamos, growl. Totoo nga. Kaya mo? Hindi sumasakit lamumunan mo? Hindi naman. Pero ngayon kasi parang stinap ko na kasi nakaka-zero daw siya ng voice. Oo, actually. Pero kanya-kanyang instrumento din yan, di ba? Kung yung instrumento mo ay kaya yung mga parang, anong tawag doon? Growl. Oo, wala, hindi naman masyadong masisira. Pero ito, sino naman daw yung influences mo? OPM and foreign. Unahin natin foreign. Sino ba yung mga pinakikinggan mo? So foreign, Evanescence. Evanescence. Talagang rakista siya, nakakatuwa. So local naman, OPM? More on Up Dharma Down yan, Constantine. Ayun, talagang rock and roll to the world. O, ito naman question ni Ira Kitalig. Sabi ni Ira, hi po Ate Janina, question ko lang po. Ate, for you po, ano yung pinakamagandang song na na-cover nyo po? And pa-sample naman dyan, Ate. Ha ha ha, thank you po. Hashtag Letters in Music. So aside from Price Tag na inawit mo kanina, ano ba usually na kino-cover mo? Tadhana. Alam mo, ang ganda, hindi ko na maalala yung tono. Ina-attack na naman ako na memory gap ko. Baka gusto mo kantahan kita. Sige nga, pwede ba? Pwede ba ipaalala mo sa amin? Paano yung tadhana? Actually, nakalimutan ko na yung lyrics. Pero sige, try lang. Sige, let's try. Palakpakan natin si Miss Janina. Mukha kang Barbie, oh. Tingnan mo. Okay, game. Sa hindi inaasahan pagtatagpo ng mga mundo, ba'y minsan lang nanatugtong, dinadama na ang ukong ito. Yan! Ba't di papatulan ang pagsuyong nagkulang? Tara! Hindi na ako nahiya. Sinabayan ko pa talaga si Janina. Pero ito, question naman ni, ang galing ha, napakahusay. Oo. Excited na akong pag-usapan ng iyong latest single. Pero bago yan, isa pang katanungan. Galing naman kay Zenith May Bonapolayagan. In English, polygon. De, joke lang. Ito sabi niya, if you're given a chance na may makakollaborate na OPM icon, sino siya o sila at bakit? Hashtag Letters in Music. Yung dream mong makakollaborate. Si Yeng Constantino. Yeng Constantino. Yes. Pagkakakanta kayo ni Yeng, ano kakantahin niyo? Susulat ka ba ng bagong song? Siyempre, I would like to present my own song. Ay, talaga? Para... So, nagsusulat ka rin ng kanta? Yeah, I also compose. Wow, ang galing. Ito bang single mo? Ikaw nagsulat? No, actually, composed siya by Carl Guevara ng The Ones. Ay, si Carl Guevara ng The Ones. Talaga naman, napakahusay. Oo. Pero ito nga, ibig sabihin ba itong latest single mo, bahagi na ito ng album from you? Sige, parang part na rin siya ng life ko kasi. Although hindi ko pa naman siya naranasan sa buhay ko. Ay, pero ito, kung pag nagsusulat ka ng song, ano usually nauuna?
yung lyrics muna ginagawa mo or iniisip mo muna yung melody niya or sabay? Magsa-start muna ako sa lyrics tapos siya ako lang siya bibigyan ng melody. Kasi nag-iisip ako ng mga yung story mismo ng song. So ang hirap kasi pag tatansyahin mo siya pag yung nakagawa ka na ng melody tapos papasukan mo ng lyrics. What if hindi siya pasok? Oo, pasok. Oo, pag hindi tumugma. Pero ito ba usually experience mo pag nag-gumagawa ka or hindi naman, not necessarily experience, nag-iisip ka ng situation, mga ganon? Some of them are experience na tapos some of them are like gawa-gawa lang. Ayun. At eto naman, tanongin naman natin si Janina. Nakakatuwa kasi sabi ko nga kay Janina, kayong dalawa, si Ritz and si Pepe, nakasama na ni Daddy sa kanilang telestoryeng The Provinciano. Yes. Oh, kaya naman si Janina naman. Very tanongin cool, natin, Sir yung latest single, ano ba yung detalye, saan natin ito pwedeng ma-download? Paano natin ito ma-achieve? Meron siya, available na siya on Spotify, YouTube, Apple Stores, and all digital stores. Ayan. So, yeah. And upcoming shows and events. Meron ka ba mga events kung saan ipopromote mo itong single mo at mapapanood ka namin ng live? Ayun nga, hindi ko pa. Wala pang sinasabi kong kailan. Ayun. So, yun at dahil dyan, dapat i-follow natin lahat ng social media accounts si Janina para wala tayong ma-miss. Kaya naman kung okay lang, Miss Janina, i-share mo lahat ng iyong mga official social media accounts. Huwag yung sa poster. Normally, dun din ako nag-update, nagpo-promote. So, that alam nyo kung saan yung mga shows ko. Facebook is Janina Carly Raval. Malalaman niyo na ako yan kasi nakalagay lang doon only account. Ah, yeah. Tapos okay. Instagram is Janina Carly Raval din. Ayun. Hindi naman at Raval Janina Carly. Hindi Janina naman. Raval. Janina Carly Raval. Mm-hmm. Yan. Okay. Janina, sino yung mga gusto mong pasalamatan and message din sa lahat ng iyong supporters? Gusto ko po mag-thank you sa family ko kasi dapat iisa-isain ko kasi sobrang dami nila. Oo. So, family na lang. Mm-hmm. Thank you. Tapos, thank you din of course kay Boss Vic. Ayan. From Viva dahil if it wasn't sa Viva, wala ako dito ngayon. Ayun, talaga naman. Alam mo naman ng Viva, talagang supportive yan sa mga upcoming at mga established na